Kumbaga, akala na isang kargador ay magiging isang alkalde at ngayon, isa ng mambabatas. Siya si Congressman Lito Atienza. Halika't samahan niyo kung alamin ang kanyang tunay na buhay at tunay na kwento. Hi, Congressman Lito Atienza. Welcome to Real Talk. Salamat. Come to start off, can you tell us more about your childhood years? My childhood days? I was born in Manila. I grew up in Manila after the war. I remember the Second World War. Kinagsikapan ng aking mga magulang, mag-aaral ako sa Ateneo de Manila. Sa Padre Fauro pa kami noon. And I grew up in Malate. I never left the 4th District of Manila then, which is now the 5th District of Manila. So ako ay matatawag mong tunay na Manilenyo, although my forefathers came from Batangas. Kami, ang tatay ko, pinanganak sa Manila, ako pinanganak sa Manila, at isang tunay na Manilenyo. Bukod sa pagiging academic wizard, alam niyo bang minsan din kinahiligan ni Congressman Lito ang pagsasayaw? Papasalamat ako sa Panginoon. I have a natural high intelligence ratio or quotient. Mataas yung aking IQ, mataas yung aking capacity. Hindi ako masyado nag-aaral. Pero, very smart. Pero naging honor student. Honor student. Graduate ako ng silver medalist na hindi ako nag-aaral. Although, in college, I did not fare as well. Dahil ako naman ay redirect ang aking teenage years and young man as a dancer sa Bayanihan Philippine Dance Company. I spent 8 years with the Bayanihan promoting culture and our traditions in the Philippines. May pagmamalaki ko na nag-aaral pa ako sa college, ako'y nagtrabaho na. Minabuti ko, natulungan ng parents ko sa aking pag-aaral. Dahil nga patigil-tigil yung aking pag-aaral, at the same time, gastos sila ng gastos, nagtrabaho na ako agad. My first job, Diane, was that of a stevedore dun sa pier. Nagkargador ako dyan. Simply because I looked for the highest paying manual job on a daily basis. Sabi sa akin, sa pier, mataas magsweldo. Alright, we're all set and we're all very excited kasi ngayong umaga tuturuan po tayo ni Congressman Lito Atienza Sumayaw dito lang sa Real Talk. Parang ako bang mag-sure balance? Hindi po. Sure balance yan. Basic yan. Opo. Yan, parang mo ka na. So ito po yung ginagawa niyo dahil? Ito naman, yung mga basic steps yan. Basic, okay. Yung sure, basic. Yan. Ito yun. Yan. Ganyan dapat siya. Pwede ka parang. Yan. Ito mo. Para tayo nag-share ng kinosa. Bagamat hectic ang schedule ni Congressman Lito, sinisiguro niyang may sapat siyang oras sa kanyang pamilya. You have to be disciplined in many ways. Yung pang-pamilya, pang-bayan, pang-lungsod. Pag-linggo, I make it a point, as we have been doing all these past decades, pag-linggo, we get together as a family. We have lunch together. Si Kuya Kim, si Ali, all my children, we gather partake of lunch together with our grandchildren. Alam mo, 17 na ang grandchildren ko. Wow, ang dami, 17! Yes. So we have a big party every Sunday lunchtime. At syempre, kilala po ang isang Congressman Lito Atienza. Sa mga suot po ninyo, isa po kayong, mahilig daw po kayo sa mga floral print. At kayo daw po personally ang nagpa-plancha ng inyong mga polo. I must admit, I'm partial for the tropical floral shirts. Simply because, yun ang ating talagang dapat panamit eh. Pilipino tayo, nasa tropics tayo. Bakit tayo mag-Amerikana? Bakit tayo magkukurbata? Dahil nung mayro ko, nagbibiro ko, pagbabawal ko na paggamit ng Amerikana sa Maynila. Dahil tayo ay nasa tropical country. Magdamit tayo bilang Pilipino. Mag-enjoy tayo sa ating pananamit. Kong Lito, before we end, what are the lessons in life that you have learned that you would like to impart to the youth of today? I would say that again, ulitin ko, sa pagkabata ko, hindi ako nag-aaral. Pero naging successful ako. Kung nag-aaral ako siguro, lalo na ako naging successful. So I'd like to tell the young
mag-aral kayo dahil yan ang importante sa sinumang Pilipino. Pangalawa, kasipagan ang solusyon sa ating kahirapan. Magsikap tayo. Pati sa pagboto, magsikap tayo. Hindi yung boto tayo ng boto kung kani-kanino. Pumili tayo ng gobyernong magbibigay sa atin ng pagkakataon sa mas magandang buhay. Pangatlo, let us all be patriotic enough to really protect at proteksyonan natin ang ating pagiging Pilipino. Sabi nga ni God Andres Bonifacio, manatili tayong Pilipino, magsalita tayo, mag-isip tayo bilang Pilipino, at tayo ang pamamarisa ng buong mundo. Ako si Congressman Lito Atienza, isang tunay na tao at congressman ng ating bansa. At yan ang aking tunay na kasaysayan, tunay na kwento ng aking buhay.